Hello guys, so itong prosthesis ko ay galing sa UARM, so tuturo ko sa inyo kung paano mag DIY ng donning sheet, donning sleeve, kasi napakamahal po ng donning sheet, so nasa 3,000 to 4,000 pesos sa mga online shop, so hindi ko agad ma-afford yung mga ganong kalaking amount na pambili ng aking donning. So, paano bang donning? So, ang donning ay yun yung parang tela na manipis na two-layered siya para pang pull ng ating stump para sa mga above knee amputation. Pagputol yung paa mo ng above knee, so kailangan mo ng donning sheet para mapull paloob yung stump na sukat dun sa yung socket ng prosthesis. So kailangan kasi mapull yun kasi yung soft tissue according dun sa PO ng UARM, para lapat na lapat po yung soft tissue sa stump, lapat na lapat sa socket ng prosthesis niya. So itong socket na to ay pangalawa ko na pong gamit. So may nauna akong prosthesis, so nakatago lang sa akin. So ito yung magandang, ito yung pangalawa ko, so maganda to. So yung ginagamit ko ngayon ay itong kurtina lang po. So ito ay mga recycle na galing sa ating mga bahay. So gusto ko rin mga tulong sa lahat ng mga amputees na wala pang available na donning sleeve na inyong magagamit. So alternative, pwede niyong gamitin yung mga kurtinang manipis. So ganito ako maglagay ng aking prosthesis sa aking left above knee amputated sa stump ko. So kailangan din natin ng full bow sa kurtina. So mas much better kung donning sleeve. Kung may budget din naman kayo, bigyan na lang kayo ng donning sleeve. So nasa 3 to 4,000 yun sa online store. So yun siya. Sinago ako, pinapasok ko muna lahat ng DIY na donning ko. Papasok ko muna dun sa pinaka-hole ng socket para ipupull ko yung pull natin yung ating mga stump. Yan, hila. Yan ang hila. So sa una, medyo mag-a-adjust kayo. Ano ba, may naon na kayong prosthetic? Yun lang. Para mahulog. Karoon kayong mga bagong devices, so talaga mag-a-adjust po tayo. So ang pinaka-importante, huwag natin kakumutan yung pinaka-basic na tinuturo sa atin ng mga PO or prosthesis and orthotis din sa ating mga hospital. So mga professional po sila, magaling talaga. Sa URM, napaka detailed attention ang kanilang ginagawa. So napakagaling nila. So salute para din sa mga PO natin diyan sa UARM. Especially kay Dr. Abondok. So siya ang aking doctor before sa consultation noong 2019. Maraming salamat po, Doc. So, yan. Kailangan pantay po ito ng ating toes. Pag
shot yung ating or pull yung ating doning. So kailangan laging pantay yung toes natin. So ipupull natin, so every side ng ating stump, para pantay-pantay yung distribution ng ating soft tissue sa pinaka inner layer ng socket. So dandan na medyo mahirap to, kahit ako noong una o hanggang ngayon hirap pa rin talaga ako mag pull ng doning. So dito nakasalalay ang ating paglalakad sa pagkakashoot ng ating stump sa socket ng ating prosthesis. So ito yung parang pinaka-critical. Kailangan kasi lapat-lapat na lapat po yan. Pagtsagaan lang po natin. So ulitin ko po, cortina po ang aking pang DIY doning. So pull nyo lang, dandan lang. So every sides, pagtsagaan po natin. Kasi yung cortina yan, napakanipis po niyan at madulas, lalo pag nilagyan nyo din po ng polvo. So medyo itataas baba nyo na lang yung stump nyo, bibigyan nyo ng weight tapos ipupull up nyo, para pag naipit kasi yung ating DIY na doning eh, talaga hindi mo talaga mahila. So yan, diba? Okay na okay. Practice na lang po natin yung ating pag-exercise at yung mga tinuturo ng ating mga therapist. So tuwing umaga, lagi natin gagawin po yun. Huwag natin kakalimutan at tayo po ay medyo unique ang ating mga abilidad, kaya kailangan natin ng exercise. Ating paglalakad. So honestly, so 1 month pa lang po sa akin tong prosthesis na to. So medyo nangangapa pa ako sa bagong device ko. Kaya dandan lang, naabot din tayo sa magagamay din po natin ang ating prosthesis. So pasalamat din po ako sa Pilel at naka Z-Morph po kami. Ito ay package ng expanded Z-Morph since na above knee po siya. So at salamat din sa mga PO ng URM, kay Doc. So 2 years in the making po to. Nag-start pa ako mag-apply sa URM ay 2019. So naapektuhan ng pandemic, then nabuo din ng 2021.